Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, tayo ng magnilay, manalangin, at maghanda para sa darating na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ako po si Father Douglas. Ako po si Father Earl. Ako si Father Danichi. Ito ang Translasyon 2022. Nalalapit na naman po ang kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang temang napili natin para sa kapistahang ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, versikulo 40 na nagsasabing, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" At ang katesismo mula sa 10 utos na ating pagninilayan ay ang 8 utos. Huwag kang sasaksi ng di totoo sa iyong kapwa. Sa kasalukuyan, wala pa rin po ang ating tradisyonal na ginagawang prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church o sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ngunit tuloy pa rin po ang ating pagdiriwang dahil hindi lamang ito isang nationwide, kundi pati na rin international celebration. At para po sa mga debotong hindi makakapunta sa simbahan ng Quiapo dahil sa mga restrictions na pinapatupad ng ating pamahalaan, maaari pa rin po kayong makiisa sa ating mga live streaming masses and activities. Mga kadiboto, bilang paghahanda sa ating kapistahan, magkakaroon tayo ng pagdalaw ng iba't ibang replika ng Poong Jesus Nazareno sa mga probinsya sa North and South area. Magkakaroon din po ng pagdalaw sa iba't ibang dioceses dito sa Metro Manila. At ganoon din, syempre, sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Narito po ang mga petsa at talaan ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno. Sa mga deboto na dadalo sa misang nobenaryo at sa mismong araw ng kapistahan, narito po ang mga dapat at hindi dapat gawin. Ito ay alinsunod na rin sa ipinapatupad ng pamahalaan upang ang ating pagdiriwang ay maging ligtas. Una, kung tayo ay pupunta sa simbahan at makikiisa sa kapistahan, dapat tayo ay fully vaccinated at laging dalhin ang vaccination card or ID. Ikalawa, dahil sa dami ng ating maaaring makasalamuhang tao, huwag kalimutang isuot ng maayos ang inyong face mask at face shield at magdala ng sariling alcohol o hand sanitizer. Ikatlo, huwag pong makipagsiksikan o makipagunahan kung nais niyo pong pumasok ng simbahan. Ikaapat, sumunod po tayo sa mga tagapagpatupad ng safety protocols gaya ng mga ushers at mga pulis. Ikalima, panatilihin natin ang ating physical distance sa bawat isa upang manatiling ligtas tayo. Ika-anim, kung kayo po ay may mga sakit o karamdaman tulad ng mga sintomas ng COVID, maaari pong manatili na lamang sa inyong mga tahanan at sumubaybay at makiisa sa ating live streaming celebration. Ikapito, sa mga may replika ng Poong Jesus Nazareno at nais itong dalhin sa simbahan para mabasbasan, meron po tayong gagawing pagbabasbas tuwing matatapos ang misa. Ikawalo, para sa mga kasapi ng balangay, maaari kayo makipag-ugnayan sa inyong balangay coordinator para sa mga detalye ng pagbabasbas. Ikasyam, ipinagbabawal pa rin po ang paghawak sa mga imahin, alinsunod na rin sa mga protocols ipinapatupad natin, bagamat magkakaroon po tayo ng pagtanaw sa imahin ng Poong Jesus Nazareno. At panghuli,
ang pagdiriwang ng Traslasyon 2022 ay ipagdiriwang sa iba't ibang archdioceses at dioceses sa buong bansa maging sa ibang bansa. Kaya naman kung may mga community protocols pa rin sa inyong mga lugar, hindi nyo na muna kailangan pumunta sa Quiapo para makiisa sa ating kapistahan. Kaya tinaniyahan po namin kayo na patuloy na magdasal upang mas maging ligtas ang ating pagdiriwang para sa lahat. At patuloy po nating idulog sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno na sana'y unti-unti nang humupa at mawala ang masamang epekto ng salot na COVID-19. Tandaan ang paalala sa atin ng Pong Jesus Nazareno, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Magkita-kita po tayo sa ating mga pagdiriwang at sa ating kapistahan. Viva Pong Jesus Nazareno! Pong Jesus!